tatalima ako rito. Tunay na mananalig at tatalima ako rito. Nasusundin ko ang mga batas. Nasusundin ko ang mga batas. Magandang gabi, Oriental Mindoro, auno sa buwan ng Hulyo, taong 2010. Ito po ang TVNet Newsline. At sa detalye ng ating mga balita, patuloy ang programa ng pagpapakonkreto ng mga kalsada sa iba't ibang bayan sa lalawigan na bahagi ng Calapan South Road Concreting Project ng Department of Public Works and Highways. Nauna nang sinabi ni DPWH District Engineer Simplicio Gonzalez na may kabuuang habang 27 kilometro ang mga ikokonkretong kalsada na magmumula dito sa lungsod ng Calapan at inaasahang matapos ang naturang proyekto sa taong 2012. Ngunit dahilan sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan, hindi naman maiwasan na maging mahirap para sa mga motorista ang magbiyahe sa malubak na kalsada na hindi pa nakokonkreto. Apektado rin ng pag-ulan ng konstruksyon na bahagyang naantala lalo pa't malakas ang buhos ng ulan. Bunsod nito pang unawa at mahabang pasensya ang panawagan ng naturang ahensya sa lahat ng mga motorista at biyahero na apektado ng trapiko at perwisyong dulot ng lubak-lubak at maputik na kalsada. Sa ibang balita, matapos ang inaugurasyon kahapon sa bayan ng Puerto Galera, isang press conference ang isinagawa kung saan inilahad ni Mayor Hubert Christopher Dolor ang kanyang mga programang tututukan sa kanyang ikalawang termino, kabilang na ang pagsasaayos at pagpapalawak sa supply ng tubig na isa sa pangunahin nilang problema, gayon din ang sewerage treatment plant. Sa ating pangalawang termino, nais natin bigyan ng prioridad yung ating pagpasayos at pagpapalawak ng ating supply ng ating patubig. Sapagkat sa mga nakalipas na panahon, ang ating tubig ang siyang naging pangunahing problema. Alam mo naman, ang ating bayan ng Puerto Galera ay isang bayan ng turismo. Maraming turista ang dumarayo rito. Kaya prioridad natin ngayong pangalawang termino natin ang ating patubig. Pangalawa ay ang pagsasaayos ng ating mga dauman o yung ating tinatawag na pier sapagkat kailangan nating may bigay ang magandang serbisyo para sa ating mga turista. Kasama rin diyan sa mga prioridad natin ay ang ating pagsasaayos na ng ating sewerage treatment plant kasi kailangan nating mapangalagaan ang ating karagatan, ang ating tubig, ang ating dagat sapagkat yan ang dinarayo rito sa ating bayan. Kalingsabay na rin ang pagsasaayos ng infrastruktura at kasama diyan ay ang mga lansangan sa ating buong bayan. At dahilan sa hindi maikakailangan na magitan sa kanila ng mga nakatunggali nitong eleksyon, ayon sa alkalde, bukas siya sa paikipag-ayos sa mga ito. Alam niyo, sa katunayan, dalawang araw makalipas ang halalan matapos kaming maiproklama, ay kagad tayong nagbigay ng paanyaya sa ating mga naging katunggali na sila'y aking tinatanggap, sila'y aking gustong makausap, sila'y gusto kong makasama para sa isang mapayapang dialogo para sa gayong tapusin na ang mga namagitang masasamang bagay sa amin during nung eleksyon. At sa katunayan, marami na rin naman sa mga nakalaban natin ang nagbigay na rin na kanilang pagsangayon at pagsuporta sa inyong Abang Lingkod. Sapagkat kahit sila ay naniniwala naman na ang inyong Abang Lingkod, si Mayor Dolor naman, ay wala namang ibang inanais sa bayang ito kung hindi ang maiangat ang antas ng pamumuhay at ang abutin ang lahat ng pangarap ng bawat galeran. Sa huli, mensahe niya ang pasasalamat sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya upang makapaglingkod sa ikalawang termino at asahan aniya na patuloy siyang matapat at mahusay na magsisilbi sa lahat ng mamamayan ng Puerto Galera. At ito nga po, si Mayor Dolor ay nagpapasalamat sa inyo pong lahat, sa inyong pagtitiwala sa aming pong dalawang magkapatid. Hindi lamang po kay Mayor Dolor, isinasama ko na rin po ang aking bunsong kapatid, si Vice Governor Bonzo Dolor. Alam niyo po, ang aming pong pamilya naririto, nagbibigay po ng aming sarili, ng aming pong talino, ng aming pong lakas para po sa gayon matulungan po natin. Hindi lamang po ang bayan ng Puerto Galera, manapay lalo tigit po ang ating lalawigan at Silangang Mindoro para po naman magkaroon po ng pagbabago ang antas ng pamumuhay ng bawat mamamayang Mindoreño. Susunod, 81 PNP recruits na numpa na bilang mga bagong pulis sa Mimaropa. Yan at iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik.
Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. I want my baby back. Savannah Neo Calapan, a community with modern space planning for single detached and townhouse with floor area of 45 square meters and lot area of 45 square meters two bedroom units. Affordable price package of 875,000 pesos for only 4,990 pesos monthly amortization through Pag-ibig. Other financing available through in-house and banks. Fronting the Filipiniana Hotel, Savannah Neo Calapan is walking distance to Regional Mall, which features Robinson's Retail Group anchored tenant, two cinemas with 150 seating capacity, children's play area, regional government center, IT zone, Echo Park, among others. Ongoing housing construction with several units ready for turnover. Grand opening of Savannah Regional Mall on December 2010. For particulars, call Marketing Management, RGV Real Estate Center Incorporated, 286-7527, 286-7567. Owner developer, Savannah Neo Calapan Development Corporation. Model units available for viewing or log on to www.rgvcenter.com. Kasabay ng pormal na panunumpa ni Governor-elect Alfonso Umali Jr. ang opisyal ring panunumpa ng may 81 mga bagong PNP recruits ng PRO Mimaropa na binubuo ng may 19 na kababaihan at 62 kalalakihan na ginanap sa Camp Efigenio, Sinavaro, Barangay Suki, Lungsod ng Calapan. Matapos na naging oath-taking, sumailalim ang mga ito sa reception kung saan isa-isa silang pinalubog sa putikan at gumapang ng paulit-ulit sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Sa kabila ng pagpapahirap sa kanila na naging tradisyon na umano,